Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member. Karambola sa DWIZ, programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Actually, tanong ako, yun, several questions to me. Magkakaroon ba ng ano magiging sitwasyon ng power supply pagpasok ng Taguig? Actually, Taguig na tayo. Sabi ko, tatlo lang naman yan scenario. White alert, ibig sabihin walang problema. Yellow alert, wala pang interruption pero mababa yung reserve level, manipis yung reserba. At red alert, ibig sabihin ng red alert, lala talaga, wala ka ng reserba, kapos ka na, so kailangan mo mag-rotate. Okay. Pero kami, sa Meralco, sa pakikipagtulungan na din namin sa mga stakeholders, particular sa pamahalaan through the DOE, we are doing everything we can to ensure na wala tayong magaganap na okay. Interruption o power shortfall. Kami, pumasok kami sa Interim Power Supply Agreement, nandyan yung aming Interruptible Load Program, kung saan yung mga big-ticket customers na Meralco ang magpapaandar muna ng kanilang mga generator sets sakaling lumanding tayo dun sa yellow alert. So far, we're okay. Natawid na natin yung Holy Week. We are anticipating a further surge in demand in April and it will peak in May. Pero, Boss Conrad, kaibigan Joel, wala naman sa ngayon, ha? For now, we don't see any need for a scenario okay. Wherein... May patanong dito, Joe. Hey, hindi daw, yun daw bang brownout, hindi naman talaga Meralco yan. Depende yan sa inyong supplier. Yes. Ano ba sagot doon? Eh, ang Meralco nag-a-assure sa amin, walang rotational brownout. Eh, wala naman daw sa inyo yan, nasa supplier nyo. Paano yun? Yes, hindi. Pero kami naman, may view naman kami, both through our bilateral contracts at saka yun yung pinasok namin na Interim Power Supply Agreement. Ang sinasabi ko, Boss Conrad, wag lang yung grid mismo ang kapusin. Kasi may share kami dun. Ayun. Ano ba mga dahilan kung... Sakali, baka kapusin. Ano ba mga dahilan niya? Kailangan makapaghanda kasi yung mga taga rito yes, sa Metro. Yes. Ano ba mga pwedeng dahilan? Pag tag-init, lagi tayo nagkaka-brown out noong mga nakaraang taon. Naalala ko yan eh. Oo, kasi yung mga nakaraang taon, minsan merong simultaneous na mga plantang nag-out. So malaki ayun. Yung nawawala sa system. Hindi so, naka-schedule ka mo. Unscheduled kuminsan yan na Conrad eh. Kasi okay. Usually yan, huwag kang gagawa ng maintenance schedule. Itong kasagsagan, Marso hanggang first week ng July, yan yung skipa. Eh sino bang namamahala niya para masigurong walang bigla na lang magsasara? Well, it's a collective effort on the part of the generators and of course okay. The grid operator. Pero at the end of the day, this is mechanical yan. Okay. Boss Conrad eh. Of course. Ang hirap i-predict ko minsan, parang sasakyan, di ba? Hindi mo naman malalaman kailan yan titirik okay. Eh. It okay. Just chunks out at some point. Baga, parang talagang hindi mo na-anticipate nangyayari. Pero ito, we really are hoping we have enough to tide us over the summer months. Basta yun ang mahalaga. Yes. Wala lang mangyayaring hindi inaasahan, ayos pa tayo. Yes, so yun okay. Yun. Parang ano, basta walang abirya, okay tayo. Kailangan natin dasal dyan, Joe. Actually, nagtutulungan naman lahat ng sektor, Boss Conrad. Okay. Tapos kami, sabi ko nga, kami mga programa, hindi lang sa supply side, maging dun sa demand side management. Ayun, sabi nga nila, magtipid. Yun ang mahalaga. Hindi, well, yung sinabi ni Paring Joe, that's very telling eh. Yung supply side to demand side, ibig sabihin from the Meralco standpoint, di ba Paring Joe, sinisigurado nila
in top condition, well-maintained at management nila ng pag-distribute, di ba? Yes, the plants have to work efficiently without any problems. Pag hindi namang, yun ang nakaka-assure ng reliability. Para magang yung pag-workout ni Joe sa gym, yan ang nag-a-assure na maganda ang trabaho niya sa araw-araw. Yeah. Okay, salamat you, Joe. Mabuti na lamang na nakausap ka namin at kinakabahan na kasi ako eh. Yung pag-rotation ng brownout. Tsaka napaka-init kasi. Okay pa tayo. Ang mahalaga kasi doon, paano ako magluluto? Wala akong... baka mapalayas ako. Wala kami pagkain. Thank you, Joe. Maraming salamat. Salamat Boss Conrad. Paring Joel, maraming salamat. Miss ko na ang ganda mong lalaki, sir. Okay. Kita tayo one of these days. Salamat sa inyong dalawa. Thank you, sir. Karambola. Ayan po. Wala naman talagang brownout. Pero, ang sinasabi ni Ginoon Diyos Aldariaga, yun ayon sa kanila nakikita ngayon, na steady ang power supply na nanggagaling sa mga power generating companies. Oras na merong mangyari dyan, ayun, hindi natin inaasahan yun. Again, that's a very telling statement. Ako, sa totoo lang, nung, in fairness to Joe, nung ako'y spokesperson ako sa tubig, I would never say, use the analogy, parang sasakyan yan. Minemaintain mo, pero hindi mo alam kung kailan na maaaring mag-masira. Ginagawa mo lahat. Sa totoo lang, mahirap gawin. Kasi minsan, may mga, let's face it, marami tayong planta luma. Aha. That's the reality of it. Now, kahit anong maintenance mo, minsan mahirap. So, kaya nga sila, Joe, on their side, maintain yung kanilang distribution. May kinalaman po itong El Nino, ang ating worry tungkol sa... supply ng kuryente, may kinalaman pa rin yung El Nino. Kasi mas mataas po ang gamit ng kuryente pag summer at lalo na ngayon, El Nino, alam niyo ba ang heat index? Ako, umaabot na rin sa 46, dun nga sa ano ba to, Giwan. Sa Eastern Samar, nag 48 ba o something? Ganun, sobrang init. So yung makina mo under ng under talaga yung mga yung heat index kasi generation plants natin. It's a way of computing anong nararamdaman ng katawan mo. Guesstimate siya in a way. Pero based on science pa rin ho yan kasi yung temperatura at saka yung humidity pinagsasama nila. At ngayon may mga tao nasa kanila, hindi naman ganun ka-init ang pakiramdam. Kahit ganun ka ang index. Sino yun? May mga ganun. Nasa depende yan sa composisyon ng katawan mo. Pero marami, talagang init yung linsangan na sinasabi. Nakaupo lang, nakahiga lang, biglang init. Buksan mo na yung aircon. Meron pa rin El Nino ngayon, tubig. Ay, naku. Yeah. Maraming dito conserve water. Sabi po ng days. May report ako nakita eh. Sa ko ba nakita ito? Enough water supply daw po ang sabi ng spokes ng Task Force El Nino. Joey Villarama. Villarama. Okay pa daw yung water level sa Angat. Bakit binabaan ng water pressure? Ikaw, Joey Villarama, eto, career report lang nito. Marami na nakapila sa tubig. Oo, dun sa nadaanan ko. Alam mo na, awa ko sa kanila. Nakainit ng panahon, sabay nakapila sila talaga, yung mga balde, mga pamilya, nakapila sa kardo. Makakarinig kami na statement sa'yo, enough water. Anong mararamdaman ng mga nakapila na yun sa tubig? Meron pala tubig eh. Bakit hindi tumutulong sa gripo namin? Again, dun sa mga taong yun, yun ang problema. So, hindi enough ang tubig. At binabawasan nga ng NWRB yung allocation dun sa mga concessionaire. So, yung mga concessionaire naman, nagva-valving yan at yung minamanage na yung supply, talaga may mga mawawala. Okay. Ganito po, ibig sabihin palaki na palaki ng enough lugar, water. Hindi enough water na everybody can have 24-hour water supply. 24/7 na water supply sa bahay. Hindi po yun ang ibig sabihin niya ng enough water. Ang ibig sabihin niya ng enough water, yung Angat Dam, yung level ng kanyang tubig ngayon,
ay maaring kakayanin hanggang magtag-ulan. Yun lamang po ang ibig niya sabihin. Hindi ibig sabihin enough water na kailangan pa rin magtipid. Dapat yun ang sinabi niya, pare. Well, yeah, actually, sinabi na niya lahat yan, bro. I mean, fact, ganon. Itong there dito, isa-isang ulat ko eh, si Joey Villarama, kamo, di ba? Sa ngayon pero, daw, hindi niya nakikitang may problema. Hindi, sabi nga niya... may problema pa rin. Napaka-specific nga niya, tingnan mo ha. Quote-unquote, kung minsan, iihi tayo, hindi naman ganun kasangsang yung amoy, pwede ba namang may gumamit pa baba, pwede pa namang gamitin yan bago mag-flash. Huwag ko kayong flash ng palikuran. Ah, ganun lang. Oo. Hindi, sabi niya, gumamit sa ngayon, hindi, wala raw siya nakikita ang problema. Diyan sa water anggat. Eh, it's not up to you. Diba? Nasa na National Water Resource Board po yan, hindi sa Task Force El Nino. Mm-hmm. Ibig sabihin, mag-iingat tayo sa mga ganyang statement. Dahil sensitive po yung mga nakakarinig niyan. Diyan. Okay? Ang sabi ng National Water Resources Board, hindi pa raw po nila napapagpasya kung ano ang water quota nitong Manila Water at nitong Maynilad. Iyan ang kabahang ka ngayon pag nagbawas pa lalo yan. Hindi pa daw nila na ano, wala pa silang desisyon. Kung ano magiging water supply para dito sa dalawa. Eh tapos magkakaroon tayo, makakarinig tayo ng statement na di ba gumawa na ng action yung National Water Resource Board. Binaba na po nila ang alokasyon nitong dalawa. Tapos makakarinig ka ng statement sa Task Force El Nino na hindi naman nila alam ang sitwasyon ng tubig. Wala po tayong problema. Wala daw tayong problema. Hindi. Nalilito kami. Hindi. Yung pag ngayon, pag sinita mo yung kapitbahay mo, naghuhos ng kanyang garahe. Eh. Sabi ng ano, walang problema. Task force, ha? Yan ang naghuhos ng kanilang kotse at saka garden. Walang problema eh. So, yung sense of urgency baga, hindi sila, hindi tugma yung mensahe. Maari daw pong ibalik yung... Chowking Laureate. Kompletong sarap saya with 6 Chowking favorites in one plate. Chowking! Metro Manila. Mm-hmm. Magdidesisyon pa ang board mga ilang baka sa ano daw. Kailan ang timeline nun? Mid-April. Kasi doon may estimate mo na more or less hanggang kailan yung supply noong natitirang tubig sa anggat. Sa totoo lang, matatansya mo na ngayon yun, bro. Matatansya mo. Alayo na ng binagsak nung ano eh, nung anggat, binanggit mo nga nung isang report mo eh. Hindi, mali daw yun, sabi ni Joey. Mali ba yun? Mali daw yun. Iba talaga sila ng ano? Ayan, dyan kami nalilito. Ayan. Ano ba talaga? Metro ang baba eh. Meters. Maaring meron kang tubig. Mga ilang bahay meron tubig, pero may mga bahay din. Meron kahit nga tayo nakita, na pumipila na sila for the water. Ayan. Oo, marami na, bro. Sabi, conserve water. Yeah, oo. Ito siguro, nagko-conserve ng water. Hindi naliligo to. Ako sobrang naman yun, hindi naliligo, bro. Punas-punas na lang muna. Pare, ako naspo-naspo, nilagnat ako eh. Oo. Kaya naspo-naspo. Hindi ka pwede mag-ano. Hindi muna ako. Wag. Ayoko nga eh. Nakakatukso nga mag-swimming, pero... Swimming saan? Swimming pool lang. Pero hindi naman natin gusto na yung natin mga kababayan eh... Panas po, hindi po. Magtipid daw, pero... Anyway, kung Jonathan, yun lang pinag-uusapan namin. There's this, hindi nagkakatugma yung mga pronouncements both nung, task force. Yung task force at saka nitong NWRB. Sabi, enough water supply. Kaya naguguluhan ng mga tao. Sabi ng task force El Nino, hindi ko, pero National Water Resource Board, tuloy sila doon sa kanilang conservation. Ibig sabihin lang nito kasi si Task Force El Nino, may tubig sa dam. Mm. Kung yung tubig sa dam, makakaabot sa bahay nyo, ibang usapan yun.
Meron lang po mga bahay pumipili. Pare, may natutunan nga akong phrase ng mga millennial, pare. Ngayon, it angkop dito sa sitwasyon na to eh. Ano? So confusion. Ayan. Ayan, so confusion. So yung task force ang sagot nila, stay strength. May tubig pa tayo. Pero ito, parin Jonathan, mas mahalaga. Ngayon ko naintindihan yung mga terms na yun. Mahalaga siguro to yung sinasabi ng Bureau of Fire Protection. Uy. Importante. Ngayong El Nino, mahigit 5,000, almost 6,000 na fire incidents sa buong Pilipinas. So far this year, April pa lang tayo, 6,000. Ayan, yan ang isang pwedeng pag-ingatan dapat na ang ilan po last year, the same period, nasa less than 5,000. Ilan ang increase? Mahigit 1,000 fire incidents. Naku po, ano kaya mga causes? Ito yung landers dito. Bagong-bago yan. Alam mo yan, landers dyan, nasunog eh. Dyan sa, dito sa may C5. Ang Cobia, yung sinasabi mo, running of the bull. Ah, nagkasunog ba dyan? Nasunog yung landers dyan. The whole landers. Hindi kasi alam ko, hindi ko napapansin sure, dahil sure. Nagkaroon kami mga sunog din sa south, sa Paranaque. Kaya hindi ang ingay ng mga bumbero. Unang-una, dahil tuyo ang environment. Eh, medyo liable na masunog yung mga, magtapong ka lang dyan ng sigarilyo, pwede na eh. Well, according to Bureau of Fire Protection, isa po yan sa causes. Tuyon-tuyo. Tuyon-tuyo, tapos nagtapong ka iyang ng sigarilyo. Tapong ka ng sigarilyo. Yan po, isa yan sa leading causes. Pwede mang workout yan. Isa pa daw, yung mga nagsusunog ng basura. Yeah. Ayan. Bawal na yun ha. Bawal talaga yun. Nagsisiga. 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 Isa pa daw yan sa leading causes. Tapos electrical na, yung mga iba. Yung open flame sa farmlands. Yan. Ayan. Isa mga bahay, o yung mga kumpanya, baka sinasadya sunugin. May mga areas na gano'n. May mga bole para nalulugi. Nagkakasunugan. Nagkakasunugan sila. Aha. At marami pong namamatay. Yeah. Nasa 120 na raw ang namatay. Ano yan last year? Wala pang 80. Isipin mo yan. Ano nangyari between this year and last year? Bakit mahigit 1,000 na increase sa fires? At ang namatay, almost double. 120. Yeah, almost double. Anak ng toko. Ano ibig sabihin yan? Etong BFP, hindi ginagawa yung trabaho nila. Ano ibig sabihin? Oh, dumadami lang. Baka kulang tayo sa pag-iingat din. Importante yung pag-iingat yan eh. Oo. Hindi lang dahil mawawalan tayo ng mga buhay at saka bahay, kundi pag-iingat na rin sa tubig yan. Ito kasi po, mahirap ha. Ang injuring inaabot ng ating mga bumbero, nakaka 35 personnel na po sila na injured sa fires this year. Ilan yan last year? 14. It's a tough job. Very tough job. Eh, siyempre, sa dami ba naman na responde mo? Malamang, may mga masusugatan. It's not a picnic in the park. Yeah. Yan tapos pagpunta mo pa doon, yung fire hydrants, wala. Yun ang aside from makikipot ang kalye, doon sa amin sa Paranaque, gano'n nangyari. Yung fire hydrant, walang laman. Sa south to kasi to eh. Dulo-dulo eh. Just across the street, across the block, pumipila na sila ng tubig sa tanker, sa boonwalk. Diba, may multinational, gano'n. Okay, Manila Water ba yan? Maynila doon. Maynila. Tapos the supreme irony, may malalaking leak doon sa may bigutan. So, ibig sabihin, something's wrong. Ito yung at least exact opposite ning paring Jose Aldariaga na hindi na ma-manage ng gusto yung supply na which is yung... Meron daw pong recorded because of the extreme heat. Magaling ngayon El Nino. May mga combustion ng chemical. Pwede. Yan. Ito po yung mga businesses to. Storage yan. Ang mga tindahan. Maayos o. Misan daw, yung mga tuyong dahon sa bakuran nyo, dahil sa sobrang init, nagliliyab. On the road. Yan ang nakita nila. Pwede. Di ba, walisin nyo na. Ayusin nyo na kasi yung mga bakuran nyo. Ano ba naman yun?
Huwag nyo nang hintayin na medyo mag-layup po siya. Medyo ay, nako. Hindi ko alam eh. Pero huwag ninyong gagawin ng panlilinis ninyo yung ano, tubig na hose. Tubig na hose. Yan. Huwag. Huwag naman ganun. Huwag ganun. Oo, linis talaga yung pulutin na ninyo kung pwede. Lalo na kung gumagamit pa kayo ng pump. Pump, ayan. Oh, ayan. Another yun. Another. Kasi may kuryente yun. Mabigat-bigat yun. Ha? Mabigat-bigat. Mabigat-bigat. Mm. Ngayon, meron pong suspended na raw ng DA. Kasi kanina pinag-uusapan namin yung pagkain. Being the top worry. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan. Hanggang ngayon, yung West Philippine Sea, kulelat pa rin sa buhay. Sa pag-iisip ng taong bayan. Kaya ka inaaraw-araw nga yung... kampanya. ng West Philippine Sea. Ano na ngayon? Para mag-sync sa consciousness natin. Papunta na tayo sa submarino. Hindi. Submarino na tayo ngayon. Ano submarino? Anti-submarine drill. Ginagawa nila, ano, Colonel Mike. Nakapa na yan salita ni Gibo, ano? Ang sabi ni Secretary Gibo, do not be, ano, yes, fooled or lulled dyan sa mga, ano yun, yung talk about yung gentleman's agreement. Ano ba yung gentleman's agreement? Hindi ko naiintindihan yan. Tungkol sa ano, di ba? Meron daw gentleman's agreement tungkol dun sa Sierra Madre. Sierra Madre. Yan ang pinag-uusapan. Yung Sierra Madre, yan po yung barko. Barko. Naka-deliberately nasira. Minur dun. Kumbaga, talagang inano dun. Sinalampak doon. Sinalampak. Kumbaga. Ano yung gentleman's agreement? Gentleman's agreement, hanggang doon na lang. Ibig sabihin, huwag niyong galawin yan, ayusin lang ninyo yan, huwag kayong maglalagay ng parabang ipipermanente nyo talaga dyan, magsesemento pa kayo dyan, maglalagay kayo ng kung ano-anong mga ano. Walang ganon. Walang ganon gentleman sa agreement. Hindi, yun ang sinasabi ni Secretary Gibo. Kasi ang sinasabi kasi, nagkaroon daw nung panahon ni President yun ang sabi ni Gibo. Yun ang sinasabi nung ilan. Hindi pa si Secretary ito. Ngayon, pero, sabi... Nadadivert daw ang attention natin dyan sa issue. Kaya ito ngayon, si dating Senador Antonio Trillanes. Ayan, ano na, lumabas na lang. Kailangan daw magkaroon ng inquiry. Yan. Nagulat nga ako dyan. Kulelat nga po yan sa worry. 7% lang yata. Trabaho, tsaka... Trabaho, tsaka pagkain ang pinag-uusapan. Basic needs. Very, very basic. Education, yan po ang mga pinag-uusapan. Kain, health. Hindi po traffic. Yung inquiry into the gentleman's agreement. Chinachallenge niya raw si Senator Aimee Marcos. Na siya magdala. Oo, na kanyang imbestigahan yan. Yun po ang kanyang post sa X. Mm. Yan. May nakikinig pa ba rito? Well, nadadala siya ng dyaryo, by the way. Nadinala yan. Dinala yan. Ah? Full quote yan. Eh baka tatakbo uli, malay mo. Hindi. Kaya 9 o'clock na po ng umaga. Aliyu Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Oras, hatid sa inyo ng NGCWIZ. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Pamilya padala, ML Quarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, paasahan. Kwarta pinaghiraban, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Quarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield.
not so. Matay, 99.9% of bacteria and virus tested. Believe that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hatso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RPM, DZBS5, ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambosino. Ang maaaring kitain sa pagiging casino dealer ay 22,000 monthly base pay. Bukod pa rito, ang mga incentives ay binibigay ng mga kumpanya. Kaya kung sa tingin mo ay pasok ka sa pagiging casino dealer, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for casino dealers. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Kung kampante ka sa paggamit mo ng Facebook, na-check mo na ba kung personal email mo pa rin ang nakalagay? Kasi kung hindi pa, baka na-hack ka na pala. Pero di mo lang alam dahil ang account ay nagagamit mo pa. Kaya to make sure na secured pa ang FB account mo, sundan mo lamang ito. Step 1, buksan ang Facebook app at tumungo sa FB menu. Step 2, itap ang settings and privacy at iselect ang settings. Step 3, pindutin ang Meta Account Center at hanapin ang personal details. Itap mo ang contact info at iyong makikita kung same email pa rin ang nakalagay o pinalitan na ito. Kung sakaling iba na ang nakalagay, agad mo itong ayusin dahil maaari kang ilagout ng hacker anytime. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa raw sa dahilan ng pagtaba ng isang tao ang pagpupuyat. True ba ito? Tara, let's prove it! Sa pag-aaral na isinagawa ng University of Arizona, ang kakulangan sa tulog o pagpupuyat ay nakakapagpataas ng tsansa na maging obese o diabetic ang isang individual. Ito'y dahil ang pagpupuyat ay nakakapagpataas ng pagtatakam sa mga junk food at pagkain sa 10 oras ng gabi na kalimitang hindi na nasusunog ng katawan. Sa kaparehong pag-aaral sa United Kingdom, lumalabas na ang pagpupuyat ay nagre-resulta sa pagtaba o paglapad ng bewang. Ang mga natutulog lamang ng 6 na oras ay nagkakaroon ng dagdag na 3 sentimetro o higit pa sa kanilang waistline kumpara sa mga taong 9 na oras ang tulog. Sa isang pag-aaral sa UK, lumalabas na ang mga bata at teenager na kulang ang oras sa tulog ay may mas malaking tsansa na maging obese. Kaya naman, sa mga nagpupuyat dyan, nako, iwas-iwasan nyo na yan. Hangga't maaari, matulog kayo ng at least 6 to 8 hours a day. Sa DWIZ. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin dito Jonathan De La Cruz. Ayun. Dito Joel Laksamana. Good morning ngayon, April 3. Good morning. Wala tayong babatiin. Good morning, good morning. Ano, sino ba babatiin natin? Hindi, kahapon nagano na tayo. Gusto kong batiin ng belated happy birthday ng aking kaibigan, si Dr. Ben Valdecañas. Oy! Doc. Ay, ano po yan? Okay. Ortho surgeon. Mm-hmm. Nag-opera sa nanay ko yan eh. Kaya ano, at may nakakayaman sabihin pero tiniway po eh. Ni Dr. Ben. Doc Ben. Mm-hmm. Alam mo. Kaibigan ko to eh. Oh, okay lang naman. Tiway din. Okay. Pansit. Madali lang yan. Doc Ben? Oo. Total, tiniway mo na kami. Mo na kami. Busta-busan mo na. Di magpadala, padala ka na ng pansit. Oo. Hindi. Ay, hindi. Hindi. Ano to eh? Yan yung taga-balisin. Siya yung health ano ng balisin. Balisin.
Yung wellness kasi may wellness may, program. Ang Balisin. Ang Balisin Wellness. Siya yung director noon. Ah, okay. Ben Valdecañas. Alam mo, dumadami yung mga wellness-wellness, ha? Oh. Centers, lahat. Napaka-importante yan. Hindi fake wellness yan, ha? Hindi. Tsaka, hindi yan yung dokumento, ha? Actually. Pideya. Hindi. Pideya. Ayun, fake yun. Fake yun? Super fake. Ah, hindi. Ano po ito? Mainit na mainit sa social media. Okay. Grabe. Grabe ang ginagawa. Kasi ako, as an observer, nakikita ko, nagbabakbakan ng gusto ngayon sa social media. At grabe yan ang pinag-uusapan. Itong pinag-uusapan. Ano? 2012 ba yan? 2011? Grabe yung bakbak. Meron daw dalawang dokumento na pinakikita. Merong ops daw itong Pideya. At nag-drug surveillance sila. Noong 2012, at ang subject nila ay yung senador noon na si Ferdinand Marcos Jr. Yan. Ha? Noong 2012. May surveillance kayo. Ano si surveillance nyo? Nag-ooperate siya? Ganon. Pusher? Ano ba siya? Trafficker? Oh. Ano yung surveillance? Ano yung surveillance na yan? Ano yung surveillance? Gumagamit? User ba? Ganon? Oo. Di lahat na lang kailangan. Sino survey niyo dapat? Hindi ito, basta yun daw yung ano, yung yun ang platforma nitong nagbabanatan na. Ayun tong dalawang documents. One day surveillance. One day surveillance. Yeah. At may utos daw, wala naman nakalagay doon ano ang result nung surveillance na yun. Yeah. Basta sinurveillance. Sabi po ng Pideya, fake daw yun. Ang naglabas kasi niyan ay yung si Maharlika. Si Claire, ang pangalan niyan totoo ay Claire Contreras. By the way, pag sinabi niyong fake, ang sinasabi nila, no such operation was logged on that date. Kaya nga, fake yung dokumento. Mayor gumawa, in other words. Ganito po kasi, may sistema, yung mga ganyan eh. Maski sa ibang private offices ginagawa yan eh. Meron daw silang data system. Lahat ng dokumento po bago mag-operation. May plan. Merong naka-record diyan. Operation. Na tamper-proof. At serial. Oo. Ano ibig sabihin noon? May numero. Okay? Yan ang mga numero, naka-numero 'yan. Kaya hindi ka makapagsingit. Hindi po pwede. Hindi pwede yung 21, 22, meron kasi doon. 21 and a half. Yeah. Hindi pwede. 21 and a half eh. O 2021-8. Hindi ganun. Sa panahon ngayon, ng AI at artificial intelligence, sabi nila, maaaring pero nilabas to ni, sino ba to? Si Boljak. Boljakan page kasi yun eh. Si Maharlika nilabas niya. Nilabas. Yan. So marami na ngayong reaction. 2,400 reactions and 629 comments. Tapos it was shared 1,100 times kahapon yesterday. Siyempre, ang tao naman eh. Siyempre. Agad-agad eh. Siyempre. So, well. Kung dininay nung agency Pideya, sabi nila, kasi under Marcos yun eh. Yung Pideya, kaya hindi dinay. Pero ganito po ang analysis dyan. Analyzing nyo. Okay, kung totoo man, yung dokumento, 2012 daw yun. Na dokumento? Kung totoo yun. Kung totoo yun. Di pa nga natin nababalitin kung totoo yan eh. Ako, nag-iisip ako ganito. Why is it important today? Oo. What is the point? Ngayon 2012. Di ba? Yung nangyari noong 12 years ago. All of a sudden, importante. Pinag-uusapan. At bakit lumabas sa isang blogger na talagang, well, sila-sila lang po ang nagkakaintindihan. Yes. Sila siya lang at saka yung kanyang follower. Oh.
Okay, ang nagkakaintindi. Parang naghahanap palagi ng mga pwedeng iba to. Bakit? Bakit? Iba coming to on the heels of the plummeting news reports on the plummeting ratings. Alam mo, sa akin pwede lumabas sa isang ganyang vlogger. Okay. Ang isang dokumento halimbawa na nagkanakawan ng fertilizer. Yan. Sa DA. Kasi very current. Oo. Alam natin problema natin ngayon ng pagkain at very current at concern dyan. So therefore, halimbawa yung nangyari sa NFA. Mm. Yung sinuspend. Nagpabili. May nag-chuchu. May whistleblower. Pinagbibili. Yung mga bigas, whistleblower. Niriribago. Oo. Current, timely. At yan mapag-uusapan. At yan may ano ng taong bayan. Yan, alam ng taong bayan na ito nangyayari talaga. Sa isang newsman po, kamukha namin, kapag merong ganyan na lumang incident, hindi from pa, out of the blue, lalabas mo yung dokumento na may lumabas, ay may ops na sinasabi. Oo. May nangyayari. May ops campaign. May kampanya. Ano bang background nito si Maharlika? Pero look, para sa mga vlogger, gaya ni Maharlika, kaming mga for us citizen journalists, yan, walang timing. Yan. Ang katotohanan ay katotohanan. Yeah. Ayan. Totoo yun. Mm. Totoo yun. Walang katiming-timing. Walang timing. Kaya nga ina-analyze ko ngayon . Bakit bigla? Wala nga timing sa iyo . Kaya nga ina-analyze ko . Sino ba si Maharlika? Si Maharlika. Claire, ang pangalan niya, Claire. Ang ayon sa reports po, she's based in LA. Yes. Sumikat siya noong panahon ng kampanya. Tumulong siya. Dahil siya ay pro-BBM at that time, pro-Sara. Meron nga siyang inilalabas sa kanyang page na picture nila ni First Lady Lisa Araneta Marcos na magkasama sila. Uy. Kumbaga, close na sila. Ganun sila. In other words, nakapagkuha ng picture. All of a sudden, nagkaroon ng turnaround to. At naging matinding kritiko. For some unexplained and undisclosed reason, matinding kritiko. Scathing, critic. Yes. Ni BBM. Lahat ng pwedeng, tsaka... Pwedeng iba to. Siyempre, merong magsuspicya na may nagpapaandar sa kanya. Bakit bigla? Tsaka, ngayon po, yan ang naging nangyayari sa ating social media, paandaran. Merong grupo magpapaandar. Merong grupo na papaandar. Is that doing us any good? Sa halip na pag-usapan natin, mga problema. Kanya-kanyang paandar . Kanya-kanyang paandar. Kaya ang mga taong bayan. As an observer, ako tinitignan ko lahat yan. Ang sinasabi ko, it's not leading to anything. Any solutions or ano? Ang objective mo, siraan mo si Marcos. Okay. Kailangan meron kayo monitoring yan. Tinignan nyo ba yung bang ating objective na reach natin? Sisiraan natin si Marcos. Okay. At saka bakit nyo gusto siraan si Marcos? Gusto nyo may pumalit sa kanya? Ganun ba? Yung ba yung inyong iniisip? At malaerap? Ma-oust. Edsados, gano'n? Mga gano'n. Hindi kasi nagkakaroon na ng rabble-rousing. Diba? Mga rally. Alam mo, malayo sa bituka ng tao. Edsados? Edsatres. Edsatres? Whatever. Quatro. Wala na nga, bataas na nga ng bilihin. Everything. Anyway. Hindi, yun nga yung problema dyan. Mayroon talagang nagpapaandar. Hindi nga, yun na nga. Sinabi ng PDEA, fake yan. Ang sinasabi ngayon, nagsisinungaling yung Padilla. Wala kang laban dyan. Wala. Yung mga ganon, wala. Oh. He said, wala. Kasi po yung sistema nila, inireveal nga nila, meron sila sistema, hindi po ginagawa ng mga agency yan. Di ngayon, alam mo na kung paano. Diba? Yung isang numero doon, burahin mo. Palitan mo yung content. Kaya mo ba mag-tamper? Yan ang problema ngayon. Yan ang problema. Kayang-kaya. Tapos, ano yan? Nangyayari yun. Yan ang problema. Meron nga mga lumalabas na mga appointments, tampered.
Akala mo totoo. Eh pero wala sistema sa computer na database 'yon, pare. Mm-hmm. 'Yun ang outright na fake na dokumento. Gagawa ka, talagang gagawa. 'Yun ang mga rekto. Meron nga ako, ipinakita ko. Hindi, ang question, sino nagpapaandar? Meron nagpapaandar. Grupo. Meron akong ano, pinakita pa nga sa BSP. Meron din naman yung Pro Marcos, nagpapaandar din. Nagpapaandar din. Is that doing us any good? Huwag nyo lang. Hindi rin po. Ganon din yan. Yan no? Pareho din yan. Okay. Kayo-kayo lang yan. Kayo, ang taong bayan, 99.1%. Hindi po pinapansin yan. Wala. Kaya nasa echo chamber sila. Mm. Oo. Yan. Yung mga nagpapaandar na Pro Marcos, sila-sila lang rin ang nagkakaintindihan. Yan. At saka ano yan? Basigasig. Antay Marcos, ganun din. Ganun din. Nasa echo chamber din yan. Sila-sila lang. Tapos may mga in-between, mga Marites. Yan. Kaya, what is this doing to our nation? Yan po ngayon ang kailangan nating isipin. Actually, alam mo, paring Conrad, paring... Nakikinabang po ba tayo dyan? Actually, yun ang sinasabi ng mga ibang mga kaibigan natin sa labas. Sa labas! Kaya kanya na nangyari sa Pilipinas kasi kayo pinakamalakas na maggamit ng mga social media. di ba? Ang inyong concentration, your productive hours, concentrated on social media, ganyan. Kaya po ang PNP chief, nagsalita, sabi niya, "Oy, mga polis, during duty, hindi kayo pwedeng mag-social media. Magtrabaho kayo." Padre, ha, teka muna, meron tayo sa mga ating taga-subaybay. Oh. Sa tingin nyo ba, itataya ni Maharlika ang buhay niya magsalita at magpakita ng documents if hindi totoo ang kanyang pinagsasasabi? I don't know where that's coming from. Ikaw ba yung naghahanap ng sagot, iho, ng puweteng, oh. Hindi namin alam yan. Kami po, tinatayarin namin ang buhay namin. Pero hindi kami nagtatago dati sa pangalang fake. Si Maharlika, bakit Maharlika? Di sabihin mo yung tunay mong pangalan. If your real concern is the good, of the country. Yan. Talaga bang journalism yung ginagawa niya mga yan? Mm. Hindi po eh. Iba. Okay. Iba nangyayari. Ang tabag nga doon, purveyor of hate. Oo nga. Kaya nga tama siya. Matindi galit eh. Huwag kayo magkamali. Both sides yan. Pro Marcos at anti-Marcos. Pareho walang pakinabang sa atin yan. Kaya yung sinasabi ni wala tayong pakinabang General dyan. Marville, oy kayo, imbis na mag-social media kayo dyan, pumunta kayo. Ano, gawin nyo muna yung trabaho nyo. Walk the streets. Yan ang message eh. Ha? Ano kayo? Paano po yung sinusubaybayan kong vlogger? Mukhang sir naman. Hindi ko mapakita. Mukhang ganun naman, sir. Baka walang internet dun sa streets eh. Maglalakad ho kami. Ha? Di ba sabi ni Presidente at saka General Marville? Tularan ninyo yung pinag-usapan natin ni General Acorda noon. Pagpakita kayo, visibility. Mm-hmm. Ito na nga ho, visibility. Tinitignan ko yung social media. Ano sinabi ni Maharlika? Ano sinabi ni... Okay. Hindi dyan, hindi. Yan. Hindi sana po yun. Sana po yung mga nababasa kung ganyan. Kayo sa kalye. Well, as part of our job, sinusubaybayan din po namin yan at binabantayan namin kung ano mga trends dyan. Parang naiisip ko tuloy kung siguro yung energy at na, time na binibigay natin dyan. Napunta halimbawa dito sa Pertusis. Doon yung ituon, oo. Baka may mangyari dyan. O doon sa pagtitipid ng tubig. Baka yung aking kapitbahay na yung driver, hindi na nagwawalis ng driveway na tubig ang ginagamit. High pressure hose ang ginagamit, oo. Nakipagtawan lang pa sa akin, pare, may El Nino, sabi ko. Mukha hindi niya nakuha eh. Wala. Tumawa. Same reaction sa amin. sa Remanville Homeowners Association. Ganun din. Mas dumami na raw po namamatay sa pertussis. Hmm. It's a simple ano yan eh. Whooping cup. Bacteria yan. Oh. Ang bacteria po ngayon nagagamot na. Sabi po ng Department of Health, nakaka 49 na namatay na as of March 23.
At marami po namamatay ay mga bata. Yan sa pertussis? Yes. Pertussis. Nakatakot naman. Hindi, kasi siyempre tuloy-tuloy yung pagbubumo at lahat. Mm. Naghahabol ka na hininga mo. Hmm. Ganun ang mangyari doon. Eh, may kinalaman to sa panahon eh. Yes. Sa weather eh. Yan po mga respiratory illnesses. O, may kinalaman din yan sa panahon. Ngayon, yung mga eskwelahan, marami daw po sobrang init. So, baka hindi na sila mag-face-to-face, isuspend na raw yung face-to-face. Diyan ngayon, bumabalik ulit, paring Conrad, paring Joel, yung issue tungkol sa connectivity. Ayan. Diyan na. Ayan. Oh, nasaan napunta yung mga billion-billion? Ano ba ba ibig sabihin mo ng connectivity? Nasaan napunta yung billion-billion na nakalaan para sa mga computer, para sa Wi-Fi, lahat? Binili na po ng computer. Overpriced nga lang. Hindi nga humagamit yung computer na yan. Overpriced nga lang yung computer. Marami raw po mga eskwelahan, nagsuspend na sila ng face-to-face. Yes, yes. Sa sobrang init. Yeah. Nadagdagan actually, nireport natin kahapon. Ano yan? Nationwide yan? Nationwide. Mm-hmm. Hindi lang dito sa Metro Manila, pero dito mas marami. Okay. Hindi, kaya nga, ewan ko ito kung may kinalaman. Alam mo, parin Conrad, Joel, yung pinag-usapan namin kapin ng parin Joel, yung tayo, nung kami, panahon namin, ano eh, mayroon kasing hangin eh. Oo, yung mga classroom. Ba? Yung mga classroom kasi nakataas. Mm-hmm. Parang gabaldon. Merong crawl. Parang gabaldon. Crawl space. Hangin. Tapos may mga butas-butas na konti. Tapos yung may bintana. Eh, pumunta ka ngayon. At saka may mga puno sa paligid na schools. Pumunta ka sa mga eskwela. Concrete eh. Concrete, horizontal. Init doon pa. Init that's additional 5 degrees now. Vertical lang ano. Vertical na concrete na yun. Kailangan mo aircon. Kung hindi, electric fan. Ay, masayang po sa espasyo para sa mga real estate development. Yung mga ganun. Iniisip nyo na horizontal. Ilalim? Hindi po, ano yun. Okay. Kaya merong programa ngayon na yung mga gabaldon schools. Oo. I-preserve. Rehabilitate. Tama-tama yun. Pero ito, hindi ko alam kung may connection sa init, sa summer, sa El Nino. May sinabi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin. Ayon tungkol sa ano? In-advise niya mga babae na huwag magsuot. At mga lalaki. Oh. Pero babae lang yata sinabi niya. Nasama na lang lalaki. Huwag magsuot ng underwear sa bahay to avoid contracting fungal infections. Ayan. Ngayon na sa mainit na panahon. Oo. Is that based on science? Yes, sabi niya. Sabi niya eh. Ngayon, kinontra yan. Kinontra ni Health Secretary ni Ted Herbosa. Kinontra pati ni Tony Lachon. Kinontra rin niya. Oh. Sabi niya, wala raw kinalaman doon. Oh, hindi kailangang magkomando daw mga babae. Na ano, cotton underwear lang daw. Pwede na. Tsaka, baka dumami ang population. O nga, baka kabaliktaran na maging problema natin na dumami ang population. Ano ka nga, tungkol sa fungal infection. Pero dumami naman ang population. Baka ganun. Mahirap yun. Anyway. Yung PAPCOM na executive director, mag-aano yan. Okay. Aangal yan. Uh-huh. Population commission. Okay. Para, ewan ko na ba, ito kasi mainit tong si Jonathan dito sa railway. Okay. Ayan, may nangyari. May nangyari po. May nangyari. Ito pare, paborito mo to. Oo. Magkakaroon ng interagency committee. Oo. Ayan. Para daw mapabilis ang right of way. Ayun, right of way. Mga railway projects. Ibig mo sabihin, hindi kaya ng DOTR mag-isa. Bakit kailangan mo ng committee para at hindi dyan? Lang committee, ho, at hindi lang ho dapat, Mr. President, hindi lang ho dapat railway. Lahat. Lahat ng project. Structure. Committee na natin. Gawin na natin permanente yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung right of way, hindi lang naman tungkol dun sa, ano eh, hindi lang naman yung alignment eh. Mm. Public works alignment. Ah. Pag nag-ano ka ng alignment ito, malalaman mo na kagad, ano ba nandi dyan sa alignment na yan? May mga bahay, may mga may-ari ng ano, ng talyer or whatever, may nakatayo, anong gagawin mo dyan? So, finance na yon. Kasi yung mga yan, hindi, either hindi nakakabayad ng ano, ng a milyar, at o,
o kaya mag-uusap na kayo tungkol sa presyo. Di ba nagkaroon ng problema nung dati? Yung Skyway natin dito sa private sector yan. Mabuti na lang si RSA. Sabi hindi na. Kami na muna magpabayad. Para lang matapos na ito. Meron isang hardware store ata doon, maliit, na ayaw... Ayaw bumigay? Kaya mabuti, meron ng right solution. Hindi, yun ang sinasabi naman, it is created, itong committee na to, to study and devise an efficient and collaborative mechanism to streamline the process of land acquisition. Ayan, si Maharlika ba yan? Hindi. Hindi. Ito yung Palace issued statement. Alam mo, di ba dati, from the very start, pinag-uusapan na yan, kung magagawa ka ng alignment for whatever infrastructure project na gagawin mo, from the very start, dapat alamin mo na kung anong estado ng pupuntahan ng alignment na yan. Para, alam mo kung anong haharapin mo, magkano, mga ganong klase. Hindi yung kagaya niyan. Tsaka yung hanip yung members ng panel ng committee na to. High-powered? Department of Interior and Local Government. Yan. Department of Social Welfare and Development. Department of Environment and Natural Resources. Dinagdagan pa natin ng trabaho si Mos Travel. Department of Finance. Sino Mos Travel? Hindi ba Mos Travel to si ano? Yung bigger than us. Ba't kailangan siya? Baka yung DSWD kailangan. Kailangan. Department of Finance. Okay yun. Department of Budget and Management. Department of Justice and Office of the Solicitor General. Marami-raming honorarium yan, sir, sa pag-attend ng meeting. Tsaka marami kang pwede ituro. Ay, kasalanan po niya yan eh. Oh. Hindi po ginawa yung akwan. Pinag-usapan na ho namin eh. Oo. Malala namin mag-meeting hindi naman siya umattend sa malalaglag yung hindi umattend ng meeting. Ay ka dyan. Sayari tayo dyan. Meron na kasing Right of Way Act, Republic Act 10752. Hindi ba ma-implement yung enforcement ang problema? All the while, everything, it's a matter of enforcement. Kagaya kanina, merong isang... Marami pong paraan para makuha. Expropriation, yeah. negotiated sale. Yeah. Ayun, sa bagay. Pwede nga... We wish them... we wish always. Them yeah, but always. Tagal na niya railway na yan, pare? As always. Sino ba ang nag-China, GMA pa yan? Oh. 20 years na yan in the making. Parang nakakapanghina, no? 20 years hindi natin magawa-gawa. Balik tayo sa committee. Sa railway? Samantala, ang palaging pinag-uusapan, state has the power of eminent domain. Oh. One of the basic powers. Di ba pinag-awayan na yan ni Jody B versus GMA? Yeah, kasi dati China yung Nag-offer, tapos ayan, may batas na, the state of eminent domain. Oh. Ibig sabihin, the state can step in, pay for the land using anong value, yung zonal ba? Zonal value. Zonal, hindi yung property. Ang problema kasi, sinabi ng yung mga infrastructure projects, hindi pwede mag-decision dyan, mag-TRO ang RTC. Pero nag-TTRO. Nag-TTRO pa rin. Ganun ang sitwasyon dyan. Finally, sa railway lang, nandyan na rin lang tayo. Ang ating kaibigang si Ping Alfonso. Ayan. Baka hindi yata niya magagawa yung target na magbubukas yung extension, LRT extension. Hindi naman mangyayari yung participate. Kaya sinibak. Hindi naman sinibak. Inilipat lang siya. At si... Joey ba? Oh. Joe Ayala. Joey Lim. Lim Ayala. Singer yun ba? Si Joey Lim, ang bagong presidente ng LRT. Joey Ayala? Ayala? Hindi, iba yun pare. Si ano yun? Si Lum. Yung gumagamit ng mga indigenous instruments? Hindi siya. Joey Lim pala. Joey Lim. Ang bagong presidente ng LRMC. Siya na ang magpapatuloy ng target. Si Joey is the president of MPIC, ha? Oo. At this time, dating president na MPIC na. Concurrently, ginawa na siya dyan. O eto, sabi pare, ang DNR daw, sabi nila, kapag sa protected area ang project, higher level na raw po ang approval ng ECC. What do you mean?
Dapat absolutely protected. Walang... Bakit kailangan? Ano ba? Di ba tayo nagkakaintindihan? May categories yan, bro. Protected area nga. Pero kailangan, ang ECC, pwede pa rin ma-approve, pero higher level. Wow. Ano ba ibig sabihin? 9:31 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Gusto mo bang masiguro kung legit ang National o PhilSys ID na nareceive mo? Was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luillier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luillier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luillier na. Lahat sigurado. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Tudu. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi. Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, yeah, yeah. The double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Butika, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. So, matay, 99.9% of bacteria and virus tested. Believe that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit mancha. Hello, right, Bar Blue. Isang labalang yan. As tested, ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Na tumama sa Taiwan at ayon sa Feebox ay mataas ang posibilidad na makaranas ng malalaking tsunami ang ilang lugar sa bansa sa pagitan niya ng 8:30 a.m. kanina ng umaga hanggang 10:33 ng umaga ngayong araw. Kabilang sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng tsunami ang Batanes sa Group of Island, ang Albay sa Rigao del Sur, Cagayan, Catanduanes, Dinagat Islands, kasama din ang Ilocos Norte, Sorsogon, Davao de Oro, Isabela, Silangang, Bahagi ng Samar,
Davao del Norte, Quezon Province, Ilagang Samar, Davao del Sur, Aurora, Leyte. Kasama din dyan ang Davao Occidental, Camarines Norte, Southern Leyte, Davao Oriental, Camarines Sur, at ang Surigao del Norte. Posible ding magpatuloy pa ang tsunami na mararanasan bunso dyan ng malakas na lindol. Dahil dito ay pinalilika sa mataas na lugar o malapit o lumipat na lang sa mas malayong lugar ang mga pamilyang nakatira sa mga baybaying dagat sa mga nabanggit na lalawigan upang maging ligtas sa anumang sakuna. Ito si Patrol 30 Jel Mendez Nag-uulat para sa Intilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Samantala, sa iba pang balita, programang RPSB o Revitalized Police sa barangay mas palalakasin pa ng pamahalaang Marcos. Ang detalye ng balitang iyan ihahati ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Mas paigtingin pa ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RPSB o yung Revitalized Police sa barangay sa ilalim ng BIDA program ng gobyerno. Sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing, sinabi ni DILG USEC. Katuwang ang mga LGU, livelihood projects at moral recovery programs para sa mga estudyante, out of school youth, kakibat daw ang National Youth Commission at DILG. Ipinunto pa ng opisyal na mga gantong programa ay magiging kapakipakinabang daw para sa mga gumagamit ng illegal na droga at gayon din sa mga high-risk population sector para hindi na raw sila gagawa ng irregularidad o hindi na sila magiging biktima ng ipinagbabawal na droga. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page DWIZ. Ako po, si Mayan Day Palma. DWIZ Balita, ngayon! Ang balitang itong ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, uy umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Balik tayo, karambola. Sa Aliu Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal, si Paring Joel. May napakahalagang misyon. Napag-utusan po ni Mrs. Biro lang, ha? Oo. Magi, biro Magi. Lang. Oo. Oh, Magi. Pakainin mo ng mabuti yan. Aha. Magi. Gutumin yung tao niyan. Oo. Ito daw ang pinakamayaman na Pilipino pa din, si Manny Villar. Ang kanyang net worth, $11 billion. Yan. Yan po eh, real estate. Forbes magazine. Forbes magazine. Pero yan, di ba, usually yan sa ganyan, parang Conrad, yung publicly listed ang kanyang basis. Publicly listed. Kung ano yung halaga. Nung kanilang shares. Yung shares sa na listed company. Yes. So kung hindi listed yung company mo, hindi ka kasama diyan sa listahan. Ay, baka mas marami yung mga hindi listed. Sabihin ko sa iyo, halimbawa, Suising. Oh, yun. Yan, hindi ka kilala yan. Hindi kilala yan. Alam mo niyo po ba yung Suising? 1954 pa yata yan, Suising na yan. Eh, almost 100%. Nang manufactured in the Philippines. Sa kanila dumadaan. Distribution. Sila ang logistics. So you see. Alam mo sa divisoria? Oh, alam hindi mo, listed dyan? Hindi. Never naging listed dyan. Alam mo ba yung Soysing na yan?
Di ba sinabi na natin from the very start, nag-aaway-away yung mga tao, yung mga nasa agencies, oh, tungkol sa logistics? Eto! Yan lang, wala. Kita nyo lang. Ayun na. Paturo kayo dyan. Tutorial na kayo dyan sa Suising. At dating, yung po mga bilyonaryo natin, lalo yung mayaman, eto si Bilyar daw, 8.6 billion last year, eh ngayon 11 billion. Ganon katindi. But a good explanation po, eh tumaas talaga yung ating stock market. Yes. Okay? Hindi dahil sa... Galing. Nangamkam sila or what, oh, ganyan. Galing at sipag. Tumaas talaga yung ating stock market. Ang susunod sa kanya... eh, casino magnate Enrique Razon Jr. Ports. Pero mas marakas po, mas marami siyang ports. Ports. 10 billion 'yan. Ang layo ng pangatlo. San Miguel CEO Ramon Ang nasa 3.5 billion. Biro mo ha, 11 billion, 10, 3.5. Yan yung top 3. Tapos susunod po doon yung mga magkakapatid na C, na mga anak ni Henry C. Ayun kasi pinaghati-hati na eh. Ah, pinaghati-hati na. At susunod doon sa kanila, in between them, nung mga magkakapatid na C, andoon si LT Group, Lucio Tan. O, pagkatapos dito mga Lucio Tan, Henry C, nandun si Jollibee, Tony Tang Kakchong. 1.4 billion. Meron pong bagong nakapasok dyan sa billionaires. Yung may-ari ng Pure Gold. Lucio ko. Yung mag-asawang Lucio ko. At saka Susan. At saka Susan ko. May get 1.2 billion si Lucio ko, si Susan ko, 1.1. Pero pag kinumbayin mo yan, napakataas nila, 2.2. Halos nandoon sa, lagpas pa sila doon sa mga C. Okay? Yan po ang bagong, alam niyo ba yung Pure Gold? Yung mga tindahan na maliliit. Yung mga C naman, pag kinumbay mo sila, lahat 14 sila eh. 14 billion. Okay. At another new entrant. Yung pumiari ng Wilcon Depot. Aha. William Bello. Nasa 1 billion. Yan. Distribution din yan. Ito ang napasin ko dito sa report ng Forbes. Yung po mga mayayamang billionaire sa buong mundo, palaki ng palaki ang kanilang net worth. Yun ang nangyayari ah. Kasi pa mga publicly listed na shares nila, ang titindi ng mga pagtaas ng prices, share prices. Kagaya ng Amazon. Aha. Pero ang number one ngayon, pinakamayaman daw, worth 233 billion, ay nasa sa fashion industry. LV. Louis Vuitton at saka Sephora. Yes. Si Bernard... Arnold. Wow. Yan. Wealthiest, 230. Tinalo niya si Elon Musk ng Tesla, 190. Alam mo, pare, sa akin yung $195 billion. Sa akin, it's just an idea. Wala, hindi ko maubong... Hindi mo pwedeng hawakan. Na idea lang na ganun kalaking pera. Do we know even what it can do? Di ba may nagsabi dati na if you start talking about your billions, money, billions, that means you are not in that you are not in that in league kasi hindi yung mga sa iyo hindi mo na binibilang okay. Fashion. Kasi ang top 20 lang ng Forbes nasa 700 billion na ang in-increase. Grabe. Over the year siguro. Over last year. Wow. Share prices. Tsaka siguro, kaya umaakyat yung share price, may dahilan yun eh. Hindi lang yun dahil sa overall trend ng market. Eh, dahil sa lumalaki rin ang kita ng mga kumpanya nila. Tsaka dun sa sector na yun, halimbawa yung fashion and accessories na sector, ibig sabihin yan may revenge na buying. Pero ang binibili mo doon, bragging rights? It's the brand.
Bragging rights the lang yun. Pareho lang yung bag na Louis Vuitton tsaka yung Divisoria bag. Pareho lang ang servisyo sa'yo nun eh, di ba? Oh, hindi. Ang utility sa'yo, pareho lang. Pero kung naka-Louis Vuitton ka, may iba, bragging rights ka. Ibang dating mo. Ibang dating mo. Di ba ganyan nga, yan ang banat sa mga Chinese products noon. Ha? Noon. Ay, pareho lang yan eh. Pinalitan lang yung label. Doon din naman ginawa yan eh. Pareho lang yan. Ito, sabi nila, kawawa yung mga billionaires natin. Kailangan nilang party list. Marginalized sila eh. Kokonti lang. Kokonti lang sila. Aray ko. Konti lang sila. Yung mga taga Cebu, mag-ingat kayo. Meron pong talagang water crisis sa Cebu. Dineklara na. Sa City of Cebu. Ni Mayor Rama. Ha? Mayor Rama. Dineklara na. Michael Rama, sabi po niya, lakas daw na effect. Water crisis na sila. Ano ibig sabihin po niyan? Yung pagtitipid ng tubig. Mas pa doon. Yung Cebu kasi has always been having that kind of problem even without El Nino. May water problem. Mayroon talagang water. Kasi lakas ng development doon. Kokonti naman pinagkukunan nila ng tubig kasi wala silang malalaking mga ano na bodies of water. Wala. Di ba at one point sinasabi nga na pwede, kinakailangan mag-import sila from Bohol. Ayun. Kailangan po dyan talaga impounding. Mm. Kasi yung mga island-island na yan, pag umulan, yung tubig ulan, sigurado mapupunta sa dagat. Diretso sa dagat. Wala ibang pupuntahan yun. Kasi, di ba paligid kayo ng tubig eh. Mm. At saka wala naman kayong malalaking water rate. So yung water impounding, just yung rainwater sa mga islands natin. Yan, critical yun. Eh, di ba responsibility ng mga LGUs yan? Dapat. According to the law? Yes. Paano ma-implement to? Ang Cebu kasi wala, may area, Cebu City, may area ba sila for water impounding? May mga areas baka pa. Baka may mga modern system na pwedeng may mga areas pa. Di ba sa Singapore, ganun na nangyari? Yung kanilang impounding, mga stories. Sa baba. Sa baba. Matinding-matindi. Oo. Oh. Hmm. Alimbawa, cistern. Gagawa ng cistern. Ano, nakabaon. Tapos yun yung gagamitin mo pandilig, panghugas, pang-flush, ganyan. Para yun ang gagaling sa gripo, yan yung panluto, iinumin, panligo, di ba? So, sistema. Dahil sa tindi nitong El Nino, pare, palagay ko hindi lang Cebu City. Lahat ng urbanized areas. Eventually. Sa Tugigaraw, pare. Nabigat doon. Has always been. Tugigaraw is 38 degrees. Temperature po yun, ha? Hindi yung heat index, ha? Yung temperature ng Cagayan, 38 degrees. Para ka na milagnat nun. Oo. 36 kasi ang... Pag lumabas ka pa nun, lalo ka na. Para ka na milagnat. 36 something ang temperature ng katawan natin, eh. Koso sa nasa 38.3 degrees. Bakit natin pinapaliwanag hanggang ngayon itong mga ito, parang Conrad? Kasi sana sa 2025, susunod na taon, hindi na ito palagi na naman pag-uusapan natin how to go about yung mga saving system. Water. Paulit-ulit tayo. Paulit-ulit eh. Pati yung water impounding sa akin, parang Jonat, Hindi naman talaga rocket science. Ah, hindi. Not at all. Mag-hukay ka, lalagyan mo ng lining. Oo. Okay? Yung tubig ulan, mapupunta ron. Gagawa ka ngayon ng sistema, paano mo i-harvest yun? Pump lang yun. Ganun ba kahirap yun? Hindi naman siguro ganun kahirap. Hindi yan. Hindi rocket science. Hindi brain surgery yan. Kaya sabi po ng... ito pare, Court of Appeals ni-reverse ang ombudsman doon sa pagtanggal, dismissal. Dalawang opisyales ng MIAA. Kasi po, itong dalawang opisyal na to, Cesar Chong at yung kanyang assistant GM, si Irene Montalbobi.
Tama ba yung apelyido na yan? Montalbobi? Dismissal po ang ginawa ng ombudsman. Kasi daw, nireassign nila yung mga personnel. Without any, you know. For grave abuse of authority. Okay? Nag-decision po ang Court of Appeals, reversal nung ruling ng ombudsman na tanggalin itong dalawang ito. Ano mangyayari ngayon? Ayan, yan ang issue. Ano mangyayari ngayon? Kasi nagkaroon na appointment na dalawa na. Ayan. Nagkaroon ng yan OIC. Yan ang iniisip ko ngayon eh. Tapos nagkaroon ng permanent appointment ngayon. Tapos privatized pa. Tapos privatized pa. Wala na yan. I think what they can do... Hindi ba mute and epidemic na yung ano? Except the fact, except the fact, parin Conrad, na baka makakolekta sila ng ano, benefits, retirement. Or... Ayun, pwede. Yun ang pwede. Ibig sabihin lang. Makakolekta, pwede. Pero sandali lang sila dyan eh. Oo nga. Oh, eh magkano lang yung benefits mo? No? Well, if they've been there before, ano. Ang problema, ang isa pang problema ko rito, anonymous po yung complainant. Nung from the very start. Alam mo? Against these two. Alam mo, may mga ganyan na mga, may mga ano, mga kaso. I remember yung kaso ng mga sa DBP. Natatanda mo yun? Yung sa Felix issue? Anonymous complaint. Anonymous complaint. Nayari yung mga... Ganito po yung Felix issue. Hanggang ngayon, di ba sila nakakakuha ng benefits? Ha? Ayan. Yan ang mga problema. Yan. Yung DBP. Meron silang hawak ng mga shares ng Felix. Mm. It so happened, may nagka-interest na mag-take over ng Felix at binibili, yung mga namimili sa stock market. Ng mga shares. Ang problema, pag namili ka sa stock market, sobrang tataas yung presyo niyan. Titingi-tingi ka eh. Supply and demand dyan. Oh, titingi ka eh. Eh, di mamahal yung acquisition. Yes. So, ang ginawa, yung namimili na yon si Manny Pangilinan yung MVP. Ang ginawa niya, kinausap niya yung mga big na may holders. Mga big holders ng big chunks. DBP. Yan. Yan, mga SSS, yung mga pension funds. Ang naging, ang kausap niya pala, Bobby Ongping. Kasi siya nga. Si Bobby Ongping may share siya on his own. So sinabi, bibiling ko yan kung mas malaki. Kung kaya mong makuha rin yung bank. Ito si Bobby Ongping ngayon, businessman. Magaling. Ginawa niya, kinausap niya yung DBP. Ha? Sama tayo. Sama tayo, maibebenta natin magandang presyo. Mm. Pumayag yung DBP. DBP, yung si Manny Pangilinan. Pagkatapos kasi, ginawa ng ni Bobby Ongping kasi, ibili mo na yung shares ko. Mm. Mataas na presyo. Okay, tapos, ibenta mo kay MVP. Para isa lang ang kausap. MVP, yan. Dinimanda ngayon ito mga DBP. Kumita kasi ng 13 billion. Ang DBP, ang DBP. Mali daw 'yon. Crony daw kasi itong si Bobby Ongping ni First Gentleman at that time. Ang nagreklamo po 'yan, anonymous. Nagtuloy-tuloy yung kaso. Nagtuloy-tuloy yung kaso. Ganyan yung kaso, kumita ng 13 billion. Nagalit! Nagalit! Ba't kumita ng 13? Ang balita ko pa dyan, yung SSS noon, gusto sumakay. Oh, sabi sa kanila, hindi na. DBP! Sali ako dyan, laki nakikitain ko dyan eh. Oh, eh sabi ni MVP, hindi. Tapos na kami. Oh, ito na yun. Pag nakuha namin to, ayos na. Ayan ang problema dyan sa mga... Mga ganyang kaso. Mga anonymous. Eh, bakit umandar sa ombudsman? Yun ang issue doon. Okay. Meron bang... Kagaya niyan, itong sa DBP... Na-reverse na CA. Alam mo, hanggang ngayon, ha, sinabi na, mismo CA rin, ang nagsabi sa Supreme Court, na walang katuturan yung kaso ninyo laban dito sa mga DBP officers at saka board. Sinabi na yan? Sinabi sa kanila. Eh, hanggang ngayon, di pa rin. Alam mo kung bakit? Dinala pa rin ng ombudsman at that time, ombudsman Conchita Carpio Morales, dinala pa rin sa Supreme Court motion, nag-petition na i-reverse ang CA. So ngayon, pending pa sa Supreme Court.
Eh, kakuha, may mga namatay na nga doon sa officers ng DBP, hindi nakuha yung benefits. Aray. Isipin mo yan. Ito naman si A Reversal. Oo. Eh, makukuha nila yung kanilang benefits. Baka yun na lamang ang ano nito. Baka nga gagawin na lang ni Uncle Sam, eh hindi na lang siya magpipetition. Sabi po na si A kasi, entrenched na raw po yan. Nakasemento na yung mga practices sa mga reassignments. Ayan. Hindi bago. Hindi bago yung ginawa nitong dalawa na to. Naka-entrench na yan. So, pwede mo, paano mo sabihin? Kasi ang angal sa kanila, meron daw, ano? Prejudicial. Whimsical, ganun. Wala kayong authority na gawin yan, pero ginawa nyo. Okay. Ay, yan ang nakakapagtaka. Diyan sa mga... Mga ganyan. Oo. Pero talagang pinakamagtataka hanggang ngayon, laman pa rin yan ng usapan pagdating sa business. Yung tungkol sa nanalo ang gobyerno, kumita ang DBP ng 13 billion. Na-demanda pa rin. Na-demanda pa rin. Siguro sabi ng mga tao, eh anong gagawin namin? Pinakita nga namin ng gobyerno eh. Paano? Hindi, tsaka anong gagawin mo? Banko yun. Pag mid-deal, ang mission sa buhay niyan eh, kumita eh. Hahanap ka. Hindi naman po nagtatanim yan eh. Kapag tumubo yung kanilang pananim, ikikita sila. Hindi, talaga ang ano niyan, ang hanap buhay ng banko, mag-invest, magpa-utang, ganyan. Yan. So kung may investment opportunity, mas i-demand ako pa yung DBP pag hindi nila sinunggaban. Yung opportunity. Yung opportunity, nakikita sila. At di ba? Oo. Napakatanga mo naman, bankero. Oo. Kapag, i-dismiss kita. Namatay na nga si Ray David, di ba? Oo, si Ray. Siya yung presidente noon eh. At that time. Ito, parin Jonat, suspended daw ang importation ng mga galunggong. Aha. Baka nilift na yung ano, yung fishing ban. Hindi, kasi ganito nakita. Yung daw mga ini-import na para sa kanin. Eh, nasa market. Ayaw! Dito lang sa palengke. Kaya sinuspindin. Ah, okay. Kaya sinuspindin. May importation for industrial use. Yan. Hindi. Dinadivert daw sa market. Ayun. Sinuspindin niya ngayon. Oo. Ayos yun, sabi. Will that affect the price of fish in the market? Kailangan po natin bantayan. Oo. Kasi siyempre, yung mga dinadivert na yon kahit papano, nakakadagdag sa supply. Oo. Ngayon, kung kailangan ba talaga yung importation na yon, kailangan malaman ng DA yun. Pero hindi po dapat, hindi parehas yun, na ang iyong permit for canning, for industrial use, tapos ilalabas mo sa palengke. Eh, mali. Ha? Sino mga kinakalaban mo doon? Yung mga mangingisda. Ayan. So, tama lang yung ginawa nito ni Agriculture Secretary. Eh, kasi wala naman kung sesya yung, sino ba naman yung mag-i-import ka? Permit mo eh. Maraming ganun. Pang-paning, tapos ilalabas. Maraming ganun. Ganun din? Maraming pati ganun. Pork? Pati pork, pati chicken. Ganun? Oo. Pati damit? Pati, ay nako. Ang sinasabi ko sa'yo, parin Conrad. kagaya, ang isang talagang napakatinding operasyon niyan, yung sinasabi mo, Rimiri Pack. Ayun, yan. Chicken. Para hindi makita yung expiry date. Best before. Tapos lalabas na fresh. Di ba? Okay. Sa ngalan po ni paring Joel Laksamana, Jonathan de la Cruz, ako si Conrad Banal. Muli bukas ang Karambola dito sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Susunod na Ronda Pilipinas. Kaila kasama si Drew Casino. Yes. Oh!